Ngayon mga paps, pag-uusapan natin, rotor disc o brake disc. Ano nga ba itong rotor disc na to or brake disc na to? Ano nga ba yung may experience ninyo if may problema na kayo sa isang rotor disc? And kailan ba siya dapat i-resurface at kung kailan ba siya dapat i-replace? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. And yan, pag-usapan natin tong rotor disc na to. Ano nga ba tong rotor disc? Well, ito yung component na may kinalaman sa inyong pagpreno. Okay? So, ang idea dito is ito yung iniipit ng inyong brake pad. Okay? So, para kayo ay huminto. So, kinaklamp yan ng brake pad. And sa mga kotse, normally, ito yung nasa unahan. Kung high-end yung kotse ninyo, harap at likod yan. Pero sa mga medyo hindi high-end, harap lang yung naka-disc brake o naka-rotor disc. Okay, ano nga ba yung ma-experience ninyo if may problema na kayo sa rotor disc? Ang common na issue pag may problema na kayo dito ay nagkakaroon ng vibration sa inyong manubela. Especially pag kayo ay tumatakbo ng mga 100 kph. Okay, so yan. Isa yan sa mga indication, no, na posibleng may problema na kayo sa inyong rotor disc. So may vibration sa manubela. Then yun, habang tumatakbo din kayo ng 100 kph at kayo ay pumireno, pwede rin kayong maka-experience ng vibration sa inyong manubela o sa inyong brake pedal. Okay, and yun, pwede rin yung habang tumatakbo kayo, hindi nagbabibrate yung manubela nyo, pero nagbabibrate yung inyong brake pedal. So yun, basta ang common na issue dito pag nagkakamay problema na kayo sa rotor disc is it's either may vibration ng inyong manubela or may vibration ng inyong pedal kung kayo ay nagpepreno or kung kayo ay habang tumatakbo ng mabilis, ay nagkakaroon ng vibration sa inyong manubela. So, yun yung dalawang possible indication na may problema na kayo sa rotor disc. Now, paano nyo masasabi na talagang may problema na nga talaga kayo, no? So, yun, pwede nyo namang tignan yung inyong rotor disc. Pwede nyo tanggalin o pwede nyo namang habang nakakabit, pwede nyo namang siyang hawakan. Pero note ko lang, ano, hawakan nyo siya pag malamig na yung inyong rotor disc. Kasi kung katatakbo nyo lang, mainit pa yan. Mapapasok kayo. So, halimbawa, ito. Itong rotor disc na to, ito'y tumakbo na ng almost 200,000 kilometers. So, after 200,000, ngayon ko lang palang siya papalira. Actually, matibay naman ang isang rotor disc. So, halimbawa, nakakabito sa inyong sasakyan o sa inyong gulong, pwede nyo naman siyang hawakan. Okay? Dapat, pag ginawakan nyo yan, smooth. Okay? Pag may naramdaman kayong parang alon, okay? Parang alon siya, yun, posible. May problema na kayo sa rotor disc. Okay? And yun, idea lang ano, kung makikita ninyo, dito sa likod, meron niyang minimum. Okay? Minimum na thickness. Kumbaga yung kapal. Like for example, ito, 15.4. Hindi ko alam kung nakikita ninyo, 15.4 yung nakalagay dyan. Okay? So, yung 15.4, once na na-resurface na to, pag sinukat to, okay, dapat more than 15.4. Kung hindi na more than 15.4, kailangan na siyang palitan. So, yun. Kailan nga ba dapat i-resurface o kailan nga ba dapat i-replace? Usually, ang isang rotor disc will last more than 200,000 kilometers. Okay? Pwedeng more than pa. Okay? And usually, kaya niyang umubos ng mga, siguro mga 4 to 6 brake pad bago kayo mag-decide magpalit ng isang rotor disc. Okay, so marami yun, ano? So, mga more than 200,000 kilometers, more than 5 years pa yan. And sabihin na natin, kailangan niyang umubos siguro ng mga 4 to 6 brake pad pa. Well, yung ibang medyo talagang masipag talaga o maraming pera, every change ng brake pad, pinapa-resurface nila. Well, okay yun. Kasi nga, at least, talagang smooth yung brake pad dun sa kanyang rotor. Okay, so kailan siya dapat i-replace? Well, pa yun, pag na-resurface siya at nakaka-experience pa kayo ng alon, yung parang vibration, pwede nyo na siyang i-replace. Then yun, pag hindi nyo naabot, yung, kung kumbaga, mas mababa na dito sa thickness na minimum niya. So yun yung time na kailangan nyo nang i-replace yung rotor disc. Yung price ng rotor disc, depende, no? Kung replacement, usually mga 1.5 to 2.5 yan. Kung original naman, times 2 nyo na lang.
Okay? So, yun yung price ng isang rotor disc or disc brake, no? And or brake disc. Then pag resurface naman, minsan ang price niya depende sa shop, pero yung mismong pag-machine, okay, pag-machine shop nito, yung pag-resurface, siguro magre-range siya mga 500 to 1,000. Depende sa location at depende nga doon sa shop. Then yun, kung sakali man sila yung magtatanggal, masisingil pa ng labor yun, depende sa labor nila, usually mga 300 to 500. So yun yung price ng pagpapagawa ng isang rotor disc. Okay. So, yun, ang ano lang dito, huwag nyo siyang papabayaan, no? Kasi, once na pinabayaan nyo to, like for example, na hindi nyo napansin, sobrang nipis na, so pwede siyang makasira ng ibang component, o pwede kayong hindi huminto, no? So, yun, although sa PMS naman, lagi naman chinecheck to, so, yun, if ever man na maka-experience kayo ng vibration, okay, sa inyong manubela, habang tumatakbo ng mabilis, or for example, kayo ay tumatakbo ng mabilis at nag-brake kayo at may parang naramdaman kayong vibration sa manubela ninyo at sa inyong brake, no? Halimbawa, nagbe-brake kayo, kahit tumatakbo kayo, parang umaalo ng konti, gumaganang gano'n ng konti. So yun, posibleng may problema na kayo sa inyong rotor disc. Okay, so yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. And ako yun, kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press nyo lang yung subscribe button. Then if ever, hit nyo lang din yung bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videong i-upload. Salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel and sa mga sumusubaybay dun sa mga ina-upload kong video. So yun, usually nag-upload ako ng TTHS. And yun, kung may question kayo, yun, comment down below lang and try nating sagutin yan, okay, para at least yun, kung ano man yung problema ninyo, try natin, baka malay mo matulungan ko kayo, no? So yun mga paps, no, sabi ko nga, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike, salamat sa panonood, keep safe mga paps.